matapos na kami ang sabi niya. Ayoko na, ang liit eh. I know it feels like, feels like. Nagtatrabaho ko ng maayo. Pasurino lang po ako. Hindi ka talaga makataka sa akin. Ngayon, masaya, masarap. Ito na huling araw ang kasayahan nyo. Kayo. Masarap kumakain. Masarap ba? Joshua? Ha? Masarap ba? Ang kapal ang mukha mo, mismo kapatid ko. Yawa ka. Sabi mo sa akin, bakla? Bakla? Sabi mo bakla yan, huwag kang mala. Oo, sige. Ngayon, kasal tayo. Kasal tayo. Ikaw, ka. Ngayon, tignan na natin kung saan ang angas mo, banda. Sir Jumar. Sir, Rape. Magandang hapon po, Sir Jumar. Masakit po yun. Magandang hapon din po, sir. Nahuli niyo po. Opo. Ano pong trabaho niyo, Sir Jumar? Driver po ng basura, sir. Si Mrs. po ng trabaho? Dati po, gwardiya yan siya, sir. Gwardiya siya dati. At anong pangalan po? Joshua Esquilona po. Anong trabaho ni Joshua? Driver po na corporate. Meron TikTok kanina pinakita si Mrs. sa kayong si Joshua. Opo. Okay. Kailan pa kukuha ito, sir? Noong isang araw, sir, nakita ko si sir. Nag-share ako sa TikTok kasi ano yan siya, sir. Yung si Joshua nag-may din ng ano, TikTok, nakita ko, tapos nag-shift ako sa TikTok, nakita ko lahat ng ano nila, video. No, makita mo yung video, kinumpranta niyo po si Mrs. tungkol doon. Opo, sabi niya po sa akin eh, mahal daw niya yung ano niya eh. Nasundan niyo po sila sa bahay po ng lalaki yon. Opo, opo sir, nakita ko po, naka-video po sila. Nung mahuli niyo po sila na magkasama, ano po yung naging reaction ni Mrs.? Ano pong nangyari? Pagkatapos nagalit pa sa akin, sir, eh. Sabi niya sa akin, hiwalay na tayo, ah. Hiwalay na tayo, ah. Pero wala naman ginawa. Wala naman kaming hiwalayan, sir. May anak po kayo, sir? Meron po. Tatlo po. Puro babae. Ang isa po, 11. Tapos 9. Tapos 7. Paano po nakilala ni Mrs. ito pong si Joshua? Dati, sir, nagtrabaho yan si asawa ko sa Ramcar. Tapos nag-lockdown, lumipat doon sa Maykawayan. Katrabaho yan niya, sir. Katrabaho. Pero nung umpisa pa lamang, sir, wala kayo naramdaman na something's wala wrong po nila? Yung anak ko lang po, sir. Sabi ng anak ko, yung panganay, papa, niluluko ka na ng mama pa. Pero hindi ako naniwala yun, sir. Pinugbog pa nga niya yung anak ko. Inano niya, helmet. Paano po nasabi ng anak ng papa niloloko ka na ni mama? Nagsasabi niya sa akin kasi mag-ano yan sir eh, nagtatawag yung lalaki sa kanya, nakikita ng anak ko sir. Pati yung dalawang anak ko sir, na pangalawa at saka yung pangatlo, dinadala niya sa bahay ng lalaki sir. Kaya nasabi ng mga bata na niloloko ka na ni mama? At hindi kayo na. Opo. Eh bakit hindi ka naniniwala, sir? Nung una parang sabi ng anak ko. Kasi hindi pa ako na, hindi ko nakita, sir eh. Hindi ko nakita. Pag sabi ko, pag makita ko na, doon ako maniwala. Para sa inyo po kayo, parang to see is to believe. Kaya, opo. Opo. Mrs. Nasaan po si Mrs. kayo, sir? Kanina po nasa bahay, sabi niya, nagtrabaho daw yun. Nagtitinda daw siya ng lugaw. Iwan ko kung nagtinda ba ng lugaw, sir. Hindi ko po alam. Kasi alas 6 yan siya uwi ng umaga, tapos aalis, alauna ng tanghali. Magdamag na po siya, di uwi. Bukas na naman ng alas 6 ng umaga. Okay. Nasundan ko yan, sir, eh. Doon papuntang Lambakin, eh. Kaya din ako nagdalawang isip magtawag sa inyo. Dinadala ni Mrs. yung mga anak ninyo doon sa bahay ni ng kanyang kalaguyo. Opo. Kanina pa namin tinatawagan si Mrs. Nung una, gusto niyang magsalita. Pero ngayon, opo, nanunood na lang po siya. Sabi niya, manunood na lang daw siya. Ano po ang gusto niyo mensahe sa kanya, sir? Nanunood siya ngayon. Sabi ko sa kanya, dati, lagi ko siya pinagbigyan, sir, kasi
Nung pagka-blatter niyan, sir, inano ko na siya na magbago ka. Sabi ko, magbago ka naman. Nilipat siya ng ano, sa nagwardya siya sa sabi niya, Pasig daw. Hindi niya pinaalam sa akin ang ano, nung lugar ng, sa, kung saan sa Pasig. Nalaman ko na lang si, yung lalaki, nag-post ng ano na nagkasama sila. Yun po ako nag-iinagpis. Sama-sama na pakalimbaan ko sa kanya. Akala ko po nagbabago na po siya. Teka mo na, nagbabago, ibig sabihin, paulit-ulit na po nangyayari ito. Opo. Siya may sabi siya na masasaktan na lang daw ako kasi paulit-ulit daw niyang gagawin. Kasi nga daw mahal niya yung lalaki siya. Ang masaklat pa doon, sir, yung labang ko, sir, na pira, yung pag, ano ko sana sa ano, lupa, inuutos nila. Ito ba yung ang unang pagkakataon na siya po'y ng lalaki? Marami na po, sir. Ang unang lalaki? Yung una, hindi pa siya gwardya. Nakita ko siya doon sa ano, sir, sa doon sa may bagbagin pa kami. Nakita ko sa may LTO, nagkahalikan siya mong lalaki. Okay lang sa akin yun, pero natanggap ko na nakala ko magbabago, sir. Ang patatin niya po ginagawa sa pangilang lalaki niya na po ito, sir? Ano na, sir. Attorney Sam? Yes, Idol. Although, hindi naman nakapatong itong si Mrs. doon sa lalaki, pero nahuli niya doon sa bahay, tapos may TikTok, plus dinadala ni Mrs. yung kanila mga anak, minority edad, doon sa bahay ni lalaki. Anong pwede may kaso dito kay Mrs.? Yung mga binanggit niyo po, Idol, ang tinatawag nating circumstantial evidence. No, mama, ipapaliwanag ko po yun. Ang pwede nating ikaso, maliwanag na adultery under Article 333 of the Revised Penal Code. So, kasi bawal po ang pakikipagtalik sa isang lalaki kapag ang isang babae ay kasal na. At may karampatang pagkakakulong po yun ng hanggang 6 years. In this case kasi, yes, hindi na-establish doon sa video, sa mga ebidensya, na nagkaroon ng sexual relationship sila. Makikita lang doon, nagti-TikTok, tapos nasa loob ng bahay. So, paano ilalaban sa korte ito? Opo, yun po yung sinasabi sa court, no, meron na pong mga kaso na sinasabing hindi naman kailangan na meron talagang ebidensyang nagpapakita ng actual sexual intercourse. So kaya tinatanggap po ng korte yung mga ganong klaseng ebidensya na circumstantial evidence. Katulad, no, nakikita silang nakapantulog together, yung ganun po na nasa TikTok at yung mga ginawa nilang pag-amen dun sa TikTok. So, showing intimate body language, ganyan. Yun po yung mga tinatawag na circumstantial evidence na po pwede pong gamitin para makapag-convict sa adultery. Yung pagdadala ni Mrs. ng mga bata doon sa bahay ng kanyang kabe, anong kaso yun? Meron ba? Kung meron. Titignan po natin kung po pwede po siyang maging child abuse, no? Kasi nakaka-apekto po yun sa growth or development. Anything prejudicial to the development of the child can be a form of child abuse. So titignan po din natin yun, Idol. Meron na pattern, basta sinabi ni Sir, nakita niyo sa LTO at maraming beses na raw, paulit-ulit na ginagawa ito ni Mrs. yung pandalaki, ito na yung pinakalas na hindi niya kaya, kaya siya nagsumbong sa atin. So, yung ba'y tatanggapin na ebidensya ng korte, yung paulit-ulit na pandalaki ni Mr. at inaamin naman ni Mrs., mapapatibay ba ang kaso as a result? Yes, Idol, no? Makakatulong po lahat yon at pati po yung mga testimonies ng mga naka-witness. So, malakas po yung kaso ni Sir Jumar dito, sir. Thank you, Attorney Sam. Sir Jumar, anong gusto niyo pong mangyari? Kasi ang pagkakaintindi ko po, sinabi niyo po sa aming research, gusto mo sana kausapin si ma'am at patatawarin siya at magbalikan na lang kayo. Tama ba? Okay, sabi ng anak ko, sir, papa, niluloko ka ni mama. Pag once na gawin pa niyan niyo sa'yo pa, pakulong mo lang pa, di na kami tututol. Ang anak ko mismo, sir, magsabi sa akin ang ganyan. Sabi pa nga niya sa akin, sir, di na daw siya matatakot makulong. Mahal nga daw niya yung lalaki. Okay, ano gusto mong kumaya siya? Ipakulong si Mrs.? Oo, ipakulong na, sir. Pakulong, sir. Para magdusa din sila. Isang tao nila kung niloko. Isang tao nila kung niloko. Pero, ne,
Neneng? Pa? Okay, si Papa mo umiiyak kanina pa. Galit na kasi akala ko noon na patatawalan magbalikan. Pero kayo raw tutol na tutol at gusto nyo kasuhan na, tama? Gusto mong kasuhan yung nanay mo, okay lang na si Papa mo ay magkakaso wala ba kay Mama mo? Hindi ko po alam eh. Madami na din natin po kasi ako nakita. Hindi ko na po inaano si Papa kasi lagi hindi niya po pinapakinggan nun. Pero nung nakita niya na po, yun po. Lagi na po silang nag-aaway. Lagi na po silang nag-aano. Naawa na ako kay Papa. So maraming beses mo na nakikita na si Mama kasama-sama yung lalaking si Joshua. Wala po. Hindi kinahayaan ko na po sila eh. Hindi ko na po inaano si Mama kasi hindi ko na po sinasabihan si Papa kasi lalo pong nasasaktan. Lalo po siyang naano kay Mama, lagi po silang nag-aaway kasi dahil doon. Anong naramdaman mo nung malaman mo na itong si Mama, matagal na pala niloloko si Papa? Anong sobrang naramdaman sakit mo? Po sa damdamin. At sinasabi mo kay Papa, kaya si Papa ay maniwala o hindi mo tinatago mo kay Papa? Minsan po, tinatago ko, minsan hindi ko po inaano. Minsan sinasabi ko po pag nag-aaway na talaga sila, yung nagsasabi-sabi sa akin si Papa na ano ba daw talaga yung totoo? Eh, siyempre, gusto ko na po sabihin kasi awang-awa na ako kay Papa eh. Pagbigay ka ng insidente na nakita mo, napatunayan mo talaga ito si Mama ay nandalalaki at si Joshua ang kanyang boyfriend. Opo. Madami ng beses po. Sobrang dami na po. Sobrang dami na? Lagi pong na ano si Mama, lagi pong may black eye, lagi pong may ano si Papa, di po niya masaktan-saktan yun eh. Ay, ibig sabihin, ang sinasaktan ni Joshua, itong Mama mo, nakikita mo si Mama may black eye. Oo po. Siya na po nagsasabi na sinasaktan po siya lagi. Anong sabi ng mga nakababata mong kapatid dito sa ginagawa ng Mama mo? Wala po eh. Mga bata po kasi ito, hindi. Yung isa po namin kapatid na si Julian, yun po, nagsasabi po sa amin na ano yun, na hindi po sa amin nagsasabi, pero yung bunso namin kapatid yun po, nagsasalita po sa amin. Nagsusumbong. Opo. Kayo raw mismo nagsasabi ngayon, Neneng, na kasuhan na ni Papa mo ito si Mama mo. Tama ba? Opo. Pero natatakot, parang naano po ako eh. Sabi ko si Papa na lang mag-decision na ganyan. Pero kung ikaw ang tatanungin at mga kapatid mo, anong gusto mo? Kasuhan si Mama o mag-usap sila ni Mama? Kahit po mag-usap po sila, ayun na po daw talaga ni Mama. Kahit anong pagsasama daw nila, mag-aaway po sila eh. Ilang taong ka na, Neng? 11 po. May kapatid po ako ditong 9. Nag-aaral ka? Opo. Okay, huwag mong pabayaan yung pag-aaral mo ha? Opo. Yung mga kapatid mo, gabayan mo. Ako na nga po nag-aalaga na ito mga kapatid ko eh. Sige, alagaan mo. Mga kapatid mo. Sige, tutulungan ko kayo. Tutulungan ko yung Papa mo. Okay? Para maging maayos yung kalagayan nyo kahit na wala na si Mama. Ha? Basta't ang request ko lang sa'yo, tutulungan kita, pati mga kapatid mo. Ang request ko lang sa'yo, huwag mong pabayaan mga kapatid mo at saka Papa mo. Okay? Si Papa nga po, lagi ko pong tinatanong ko kung ayaw na siya, ayaw niya magsalita kasi lagi na niintindi si Mama. Neng, gusto mo magmensahe kay Mama mo? Basta naman, huwag ka na magloko kay Papa mo. Huwag na magloko kay Papa Ma. Nakawa na ako kay Papa Ma. Lagi na lang kayo nag-aaway. Ma, please Ma, huwag na kayo mag-aaway Ma. Huwag muna pa kayo lamayos si Joshua. Lagi ka na lang binagbogbog. Ma. Sana huwag naman sana ganun Ma. Huwag mo naman sana ganun si Papa. Ang bait-bait ni Papa Ma. Yung Ma, di sinasaktan ka pa Ma. Di ba Ma, hindi ka man na masaktan-saktan kahit pitik man lang. Sobrang bait ni Papa, ba't di mo siya naanuhan? Okay. Neng, tulad ng pangako ko, tutulong ko yung Papa mo para sa inyo, para mapatuloy pag-aaral nyo. Hello, Tay. Edumar. Kumusta po trabaho nyo, sir? Ito po, naka-absent po ako eh. Kasi ito nga yung... Okay naman po na ano, pero naka-absent ako na. Dati, Tay, huwag mong pabayaan yung mga anak mo yung kanilang pag-aaral lalo na, okay? Opo, sir.
Okay, ay gusto kitang tulungan pinansyal, pero gusto ko yung something na yung matatalan na para sa mga bata. Ano po yun tayo? Alam mong pwedeng sideline na may tulong ko sa iyo para sa mga bata. Kahit ano po, kahit magtinda-tinda sila, basta ang ano ko lang po, yung sa bahay ko lang po, yung sa lupa. Kung kulang pa kasi ako ng 25,000, dapat po mabayaran ko na yun kasi may bahay kasi ako doon na lupa, may lupa din ako doon na binili. Kulang pa ng 25,000, kaso lang yung pera na yun na ibayad ko sana, inubos niya. Kulang ng 25,000, bigyan kita ng 28,000 sir, para doon sa bahay lupa. Sa lupa na lang po yun, may bahay na po ako doon. Okay. Sabi mo 25,000, bibigyan kita ng 28,000, sir. Salamat po, sir. Ano pa, sir? Ano pa may gusto mo? Ayan, sir. Yung mama ko sana, sir, ipapunta ko dito kasi yun ang magbantay sa anak ko. Kasi okay. Ako layo kasi trabaho ko, sir, Quezon City, Tumulakan, sir. Good, sir. Makauwi. Paya ka mo, sir. Sir, sige po. Ano pong pwedeng kabuhayan na para yung mama mo ang matataguyod, magpapantay sa mga bata habang meron kayong negosyo para doon sa mga gastusin sa mga bata? Anong klaseng negosyo alam mo, sir? Ang alam mo, tindahan lang siguro, sir. Yung ano ko, kasi ang anak ko, mahilig din niya magtindahan eh. Gusto niya nga niya magtindahan siya eh. Okay. Sir, ganitong gagawin natin, sir. Sige. Bigyan kita ng 28,000 para doon sa lupa plus bigyan kita ng 50,000 para doon sa paninda-paninda ng mama mo. Salamat po, sir. Tapos ngayon po, nasaan po yung mama mo? Sunduin po namin. Nasaan po sa ngayon si mama? Nasa Mindanao po, sir. Mindanao. O, sige po. Susunduin po namin. Pamamasayan po namin yung mama mo. Papunta rito para alagaan si mga anak mo. Opo. Pwede po. Kasi okay. nagsabi naman yung mama sa akin, pupunta ako dyan, basta huwag kang umiyak-iyak sa akin. Kasi magagalit siya pag umiyak-iyak ako. Kasi huwag ka na umiyak, sir. Ayaman na, sir. Andito na po kami. Opo, opo, sir. Sige, sir. Bibigyan yung sa lupa. Babayaran ko na po, sir. Tapos 50,000 para doon po, sir, sa ano nyo. Opo, sir. Salamat po. Masalamat ng marami, sir. Sabi po. Tapos ngayon po, sir. Yung nanay niyo po, sir, pamasaya namin pabalik. Okay, sir? Sir, po, salamat po. Maraming salamat po, sir. Sir, po, sir. May dadagda po po ako, sir. Magbibigay po po ng 50,000 para doon sa mga bata. Okay? Yung 50,000, salamat po. Ilalagay niyo po sa banko yun para doon po sa mga pangay ng mga bata. Yung another 50,000, yun po'y para sa pagnegosyo. Yung 28,000 para lupa. 128,000 po ibibigay ko. Okay, sir? Salamat po, sir. Salamat, salamat po. Salamat sa marami po. Magbibigay ako ng financial support sa inyo tulad ng pangako ko, basta ang kondisyon, huwag niyong pabayaan pag-aaral niyo, huwag mong pabayaan yung mga kapatid mo. Opo, di ko po pinapabayaan yan. Pati si papa mo, huwag mong pabayaan. Opo. Okay, ka sa papa mo. Magbibigay ako sa papa mo. Magbibigay niya po doon sa lalaki niya. Pa. Ganoon mo nang ganoon ni mama. Huwag na kayo mag... Lagi magmanasan sa sandal-sandal. May batas kasi tayo, May. Ayaw ako na niya. Hindi man pwede yung ganoon. Huwayaan ko sila, pero... Ako naman kawawa dito. Wala na ako magagawa doon. Mahal ko ang mama mo, pero sobra na. Sobra na talagang binigay niya sa akin. Mabigat na talagang may lag. Di na ako makatrabaho ng maayos, makatulog, makakain. Masakit ba magsalita yung mama mo? Na magsabi pa sa akin, mamatay na ako. Mamatay na ako. Tama ba yun? Neneng? Oo. Okay. Pasensya ka na. At the same time, ako'y humahanga sa'yo dahil sa kurang tempo, magkakaroon ka ng cargo sa balikat mo. Putting some responsibilities on your shoulder, which is
malakasin mo yung loob ng papa mo at the same time, huwag mong pabayaan yung mga kapatid mo. Andito naman kami para sumuporta sa family mo, okay? Huwag mong pabayaan yung mga kapatid mo, okay? Opo. Marimar. Yes po, Idol. Tawagan mo rin yung DSWD para dalawin itong mga bata para bigyan din ng guidance, intervention itong mga bata kahit I'm sure kasi one way or the other, merong mararanasan, sana hindi, na magkakaroon ng stress itong mga bata sa pangyayaring ito. So I want the DSWD na para tulungan itong mga bata, okay? Yes po, Idol. Noted po. Ringing and, na rin po sila, Idol. Okay, and then tomorrow, maski huwag mo natawagan. Apo. Basta ang gusto ko tomorrow, magpadala agad tayo ng 128,000 sa kanila. Okay po. Noted po, Idol. Okay, pati yung sabi ko, pwera pa yung pamasaya natin yung nanay, papunta rito agad-agad. Okay? Sige.